Miss Maya. Hi! Bagets de. Puro bagets ang guest natin. Good morning. Ay, good morning. Good morning. Marianne, happy Earth. Every day should be happy Earth Day, di ba? Wait, explain mo sa amin, Marianne, ano tong kuha? Makuha ka sa tingin! Project ng Greenpeace. Pero to, makukuha sa tingi project ng Greenpeace. Yan. Thank you. Yeah, yung Kuha sa Tingi is a project na in collaboration with different local governments and also the Metro Manila Mayor Spouses Foundation. Yung proyekto nito ng Greenpeace, nag-i-install ng mga refilling dispensers sa iba't ibang sari-sari stores and community stores across different cities. So, sa ngayon, we have sites in San Juan, Quezon City, and with the Metro Manila Mayor's Spouses Foundation, magdadagdag na ng a few more cities across Metro Manila. Included na yun yung Muntinlupa, Parañaque, and Valenzuela. Wow! And of course, ano yung magiging sistema dun sa pinopromote yung reuse and refill system? And honestly, Marianne, ito yung tanong ko, paano nyo pinapaintindi sa mga tindahan na kailangan tong gawin? Yeah, so itong refill system na ito, intended siya na mag-replace or magbigay ng alternatibo para sa mga sachets. Kasi alam natin na ang rami na yung sachets at nagdudulot ito ng plastic pollution sa mga komunidad. In fact, sa Pilipinas, estimate ng GAYA na 164 million sachets bawat araw yung ginagamit sa Pilipinas. So, what? We want Pilipinas to provide alone? Option. Yeah. Yes, Pilipinas. Mamayan, Marianne, eh, kasi we have the sachet mentality. Years ago, wala pa akong anak. Yan na talaga yung problema. Totoo yan. How can we change the sachet mentality? 2.50, 3 pesos, kasi naging 5 pesos. Dyan, may sagot dyan eh, sociological answer. Kasi marami ang arawan, ang kita. Arawan ang sahod, arawan dumarating yung pera. Doon lang sila nakakabili. So while we look at it as ideal na bumili na lang tayo ng malalaki, di ba? Para hindi bili ng bili, hindi tapon ng tapon. Sa iba, kailangan nilang hintayin yung sahod nila bago makabili ng sachet ng coffee, sachet ng shampoo, sachet ng panglinis ng detergent, pang ano laba. So lahat 'yon, imagine lahat 'yon tinatapon. Pero I was telling MJ, Miss Marianne, we do eco breaking kami. And then we instill sa mga house staff namin na wag tapon mentality. Gawin mong eco-brick yung mga sachet na yan, hindi na yan matatapon. Correct. Sa environment. Tapos magiging upuan diba? Pa, furniture. Pwede gawing furniture, pwede gawing wall, di ba? I'm sure alam mo yan, Marianne, di ba? Mm-hmm. Sa Greenpeace. Pero yung pinakamaganda nga dun, after ng sachet-sachet mentality, igib-igib na. Igib-igib. Ayan na. Mag-igib tayo. Igib mentality. Correct, di ba? Magkano yung pinopropose nyo na pagkakunwari, di ba, kesa kayo, mag-igib na lang kayo, gamitin nyo ulit to. Total naman, ang hilig rin magtago ng mga Pilipino, di ba, ng mga bote-bote, tapos nakatambak lang, hindi naman nagagamit. Yeah, so magkano matitipid? Let's say, Marianne, if it's igib-igib ng shampoo, detergent, or panlaba, igib-igib ng toyo, suka, pati, yung mga condiments, di ba? Magkano? Meron kayong ganong listahan? Merong iba't ibang price points yung mga different na products. Sa ngayon, apat pa lang yung produkto. Dishwashing liquid, multipurpose cleaner, Fabcon, at laundry detergent. Pero we made sure as part of our project na mas mura dapat sa sachets yung binibenta. Kasi importante rin sa amin na pag binibigyan natin ng solusyon, accessible siya para sa lahat. Hindi lang na sa may kaya, pero those that, yun nga yung sinasabi na daily wage earner sila. So, kung ano yung sahod nila bawat araw, yun yung dapat swak sa yung mga produkto. Yeah. So, depende sa product, sometimes you can reach as much as 200% in savings dahil in-insure namin na mababa yung presyo. And yung project na ito, dinadaan through the different local governments or foundations like MMSF dahil sila yung magbabayad ng initial na pag-install ng dispensers. Yung Greenpeace, nagbibigay rin ng funding for installing this sa sari-sari stores. And yun na yung kukuna ng capital or income ng mga sari-sari stores. Para sa next na round, pwede na silang bumili ng their own supplies for it.
ini-insure lang namin na nilalagay ito sa mga iba't ibang barangay kasi more often than not yung mga zero waste stores, nakikita siya sa mga malls or sa mall, mga places na kailangan mo pang magbiyahe para puntahan or mag-commute para puntahan. And importante na nandun lang siya sa ating mga barangay, kapitbahay natin. Ilang mga stores na ang nalagyan nyo na ito? Tapos nun, ano yung mga feedback sa mga store na yon? Tapos ano yung mga improvement na gagawin nyo in the coming days? And incentive sa kanila. Oo, so maraming beneficial. I can start with the incentives. For one, we can avoid different single-use plastics, particularly sachets. So sa initial test namin in San Juan and Quezon City na 40 stores, over 50,000 sachets yung na-avoid. Sa 8 weeks lang. 8 weeks lang yun na-run. And continuous pa yung mga stores na yun. Yung Quezon City, actually, with the success of the program, nag-fund sila ng 1,000 pang stores. And through our partner na Ripple X, yung Marikina rin has also funded 1,000 stores. I love that. So, in these different cities, meron. With the Metro Manila Mayor's Spouses Foundation, we're now trying to test it in different cities. So, another 6 cities will also have these stores. And magsisimula with 8 stores per city under this collaboration. And hopefully, if makikita yung mga positive results, iti-take on na ng mga LGU or foundations that would be interested can also directly go to Ripple X. Or yung maganda dito sa model is we're making sure na pwede siyang masundan or ma-replicate ng iba't iba. So we're actually providing the report and the different steps on how to do it yourself, how to do it with your own community. It's on the Greenpeace website at act.gp/reuserefill. Pwede nilang tingnan kung paano namin ginawa, ano yung mga different steps na process, ano yung mga priorities. At ibang project benefits have been other than consumer savings na na-mention ko na naka-save based on SRP around 200%. Meron rin increase na kita para sa mga sari-sari stores. So yun yung importante sa amin na pag ini-invite namin yung mga stores to join this, hindi rin sa kanila bawas sa kita. And importante na meron mabibigyan lang options yung iba't ibang barangay na if gusto nila magtawas ng plastic nila, ito yung alternatibo and nandito lang sa mga sari-sari store. Actually, iniisip ko nga, yung ano naman, problema nung tindera sa sari-sari store, paano ma-make sure na yung pag-igib hindi sobra? Meron yan, may kilo yan, may pump, may diba, pump. Sukat naman, diba? Yes. Kasi minsan, may cup naman na pinoprovide. Hindi, kasi diba, pag hindi mo binanta yan, kasi ikuha ka na. Extra isang. Eh, di ba kaka-extra isang gano'n? Baka mamaya ubus agad yung shampoo. De, ako may tanong naman, ano yung formulation ng mga ano niya? Detergent, dishwashing liquid? Ito ba yung ano rin? Yung mga kilalang brand? Pero this one is parang generic ano nila? Brands so, nila. White label. Generic nga siya ng mga different na mga products. Pero the suppliers that Ripple X is working with, sila rin yung nagpo-provide sa mga, for example, fast food chain or hotels or mga different businesses na may mga hand washing station, for example. So good quality pa rin. Anong sinasabi nyo? Kasi sa totoo lang, kahit naman sabihin natin, all walks of life, yung mga Pilipino ang aarte. So nila, ubod ng bango yung shampoo. Alam mo yung ganon? Pero totoo lang, pag mas ma-fragrance yan, mas delix maraming yan. Chemical maraming chemical yan. May-explain nyo rin ba ng Greenpeace sa kanila na I'm sure you choose better quality materials and ano no and ingredients dun sa mga pinapadispenser ninyo. How do you explain that to the grassroots? Actually, true yan yung sinasabi mo na naghahanap talaga ng brand yung mga... Diba? Tsaka yung mabango. Yeah. Alam mo, favorite yung pag umaga nagsusuklay pa sa mahaba, basa yung buhok.
amoy mo, amoy ko yung shampoo mo. 'Di ba? Saka ang kalaban natin dito, Marian, yung nakasanayan ng Pilipino. Kasi bombarded tayo syempre ng mga TV commercials every day. Correct. Yun ang top of mind. So para sa mga Pilipino, yan ang the best kasi nakikita nila lagi. So kailangan paradigm shift. Naisipin nila, hindi porket mas mura, hindi porket walang pangalan, walang brand, hindi na maganda yung quality. Dapat, 'di ba? Yan instill din natin sila na okay din ang quality nito. Mas mura na, nakakalinis din naman ang plato, nakakalinis din naman ang damit. Nakakatipid ka pa. Yung mga ganon. Pero this doesn't mean also, kasi meron naman tayong free will, di ba? Like yung iba, may option din naman yung mga may kaya to buy the mas mahal na brands, di ba, na nakasanayan. Yeah, at least may option. Diba? Yun lang nga. Yun yung importante nga, options for everyone. Option. Pero in when it comes to brands, yung ginawa namin, for example, sa San Juan, was nag-sampling kami, nag-marketing sa mga barangay para pinakita na ito yung mga ginagawa na proyekto. They can try the products themselves. And then, importante rin na nag-IEC kami. So, naggawa kami ng mga presentations for the different barangays to show na ito yung problema sa plastic pollution sa ngayon. Ano yung pwede niyong gawin? Ano yung epekto sa inyo other than flooding? Minsan, natin or yung tambak-tambak ng basura pero marami pang iba't ibang epekto yung plastic actually sa ating pamumuhay. So we wanted to share that with them rin para makita nila yung importance of shifting to refill. When it comes naman to brands, we also assure them na may FDA ito, halal ito, merong mga certifications yung manufacturers na nagpro-provide ng products. And at the same time, Greenpeace is also continuing to campaign sa mga malalaking brands na sana i-distribute rin nila yung produkto nila through refilling systems. Kasi hindi naman na kuha sa tingin lang yung option nila. They can start their own. They can start working with sari-sari stores or different cities to run Ano yung pangalan ng project? Makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin. Imbis na makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin. Pero sana gumawa rin kayo ng project na i-give-i-give mentality. Di ba? Para maano. Kasi di ba, kesa sachet, i-give-i-give tayo. Para maano nila na kailangan mag-i-give. Although maraming cooperative ang gumagawa ng bag, di ba, ina-upcycle nila. Into bags yung mga sachet, mga branded sachet. Pero maganda rin to na this time naman, tipid talaga, hindi na kailangan upcycle. And not only that, 'di ba? Pag nag-work to, Mamu, lalo na, syempre in the long run, masisikat pa tong proyekto na to. Syempre sa tulong din ng mga guesting na kagaya nito. Yeah. Yung mga brand mas magiging accountable din sa kanilang mga wrapper, sa kanilang mga lalagyanan, 'di ba? Mga packaging nila. Sa packaging yung nila. Stop the unnecessary packaging, 'di ba? Just to make it look maganda na pag dumadating nga sa akin mga regalo na ano ko na matutuwa ako at first, pero manlulumo ako biglang sabi ko. Kailangan mo na itapon. Hindi ako nagtatapon. Kaya nga ang tawag sa akin, mambubulok. Alam mo yun, nasa bahay lang siya. Just in case kakailanganin ko siya kahit nandun na. Parang napuno na yata isang kwarto. Joke lang. Direct si marami na. Anyway, Marian, tama yung sinabi mo kanina, no? Even the multinational companies na, alam mo na, nagpa-produce nitong mga shampoo and other cleaning agents, tama ka, sila rin yung mag-initiate para yung mga suki nila, meron na silang pag-iigiban ng mga nakasanayan na nila. Correct. Na mas mura nilang price i-offer. Kasi bakit? May costing yung packaging eh. Baka akala ng consumer, pag bumibili ka ng ganito, libre yung bote. Hindi. Kasama yan sa binayaran mo yung bote. Correct. Pero kung wala na yung bote, gagamitin mo na yung nagamit mo ng bote, i-refill mo na lang. Bawas dapat yun. Diba? Correct. Makakamura siya. Makakamura ka. Wow, it was nice talking to you, Marian. Please guest every time. Sa amin. Ang ganda nung topic natin. Thank you so much, Miss Marian Ledesma ng Greenpeace. Thank you so much, Marian. Thank you sa pag-imbita and for sharing yung project. Nakakatulong talaga yung mga opportunities na ito to share yung program and hopefully mag-replicate rin ng ibang tao yung ganitong system. Alright. Thank you. Congrats sa inyo. Mabuhay kayo sa Greenpeace. Dahil sa background ni Marian, parang gusto ko mag-beach. Gusto ko lumangoy. It serves as a reminder nga na kung mahal natin ang Mother Earth, di ba? We only have one. We have to take care of Mother Earth. Otherwise, wala na tayong pagsusumingan, di ba? In the future. Ganun. Be mindful. Be mindful.